Yo, what's up mga kabutingting? Magandang tanghali sa ating lahat mga kabutingting dahil tanghali na. Siguro nasa mga alauna na yata ngayon mga kabutingting. Actually, nasa Sugod ako kanina pero hindi ako nakapag-vlog. Kaya ngayon ako nag-vlog dahil mayroon tayong home service dito sa Libagon. At double purpose yung pinunta ko dito mga kabutingting kasi nagbayad din ako sa tubig dahil apat na buwan na. Buti na alala ng mama ko na may disconnection na pala dahil kasi ako mga kabutingting ay gala kung saan saan nakakarating. So yan mga kabutingting, ito yung gagawin natin sa araw na ito, electric pan. At ang problema nito mga kabutingting ay pahinto-hinto daw na ito daw ay magpahinto-hinto. So bago ko ito umpisaan mga kabutingting, disclaimer lang. Lahat ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So yan mga kabutingting, umpisahan na! Yan mga kabutingting, una nating gawin. Gusto ko lang ipakita sa inyo na ito ay, yun nga ang sinabi ko kanina ay pahinto-hinto. At ito mga kabutingting ay sinaksak ko na. Para gusto ko lang ipakita sa inyo, ito ay bagong-bago. Kung nakikita nyo naman ay pulang-pula pa yung hasang nito mga kabutingting. Ayan, bali switch lang natin ito sa number 1. Dito tayo para kitang-kita nyo. Yan. Yan, number 1. Yan, kung nakikita nyo ay napaka halos ayaw umikot. At number 2, yan, bumilis ng konti pero halos ganun pa rin ayaw makaikot. At number 3, yun, napaka bagal. O kung naririnig nyo mga kabutingting ay kakaiba yung tunog nya. At ito ay hirap. At gaya nga na sinabi ng may-ari nito mga kabutingting, ito daw ay pahinto-hinto habang umaandar. So pag mga ganito mga kabutingting, una nating gawin ito ay check natin kung baka natuyuan lang ng langis. Pero kung pre-wheel siya, ibig sabihin, ang problema nito ay starting capacitor. Pero tignan muna natin. Ngayon, dahil natanggal na natin yung screen, ikutin lang natin yung ilisi. Yan. Kung napapansin nyo, ay talagang napakalambot. Yan. Yan o. Napakalambot. Mahina lang yung inano ko mga kabutingting pero ikot siya kaagad. So ang problema nito mga kabutingting ay starting capacitor dahil napakabagal. Yan. Pag starting capacitor, yan, natanggalin lang natin itong knob. Yan, itong tinanggal ko, knob ang tawag dyan. Ngayon, tatanggalin lang natin itong tornilyo sa likod. Yan. At medyo madumi mga kabutingting. At habang maglilinis tayo nito mga kabutingting ay magpapainit tayo ng hinang para mapalitan natin yung starting capacitor. Yan. At habang lilinisan ko ito mga kabutingting ay mayroon lang tayong i-shout out. Shout out Bernie Reyes from Tarlac. At from Tarlac, Bernie Reyes from Tarlac. At yan, ito yung isa. At Augusto Angelo from Cavite City. Yan, shout out sa'yo sir. At shout out na rin natin Eric Bagyo from Tigbao. Yan, shout out sa'yo boss. Balita ko ay pista sa inyo ngayon. At shout out na rin Rony Hermohino from Upper Talisay, Dibagon, Southern Leyte. At habang nagpapainit tayo mga kabutingting, kung nakikita nyo naman ay napakalambot. So habang nagpapainit pa tayo ng hinang dahil kakasaksak lang, tatanggalin muna natin yung screen. Ay, tatanggalin muna natin tong bleed. Ayan. At yan mga kabutingting, oh, napakalambot nya. Kaso iba yung tunog nya. So ito mga kabutingting, pag mga ganito, bali nilalagyan ko ito ng langis para
sigurado. Ito yung sa lalo na ngayon sa panahon ngayon mga kabutingting, dahil napakainit, ang kailangan nating gawin ay maglagay tayo ng langis dito sa puno ng shafting. Tapos pag nalagyan na natin ng langis, katulad nito nalagyan na, galaw-galawin lang natin yan para yung langis pumasok doon sa pinakabusing niya at para gumanda lalo yung tunog. Yan. So, kung gusto nyo naman na kabilaan ang paglagay ng langis, pwede rin dito sa likod. Yan, tatanggalin nyo lang tong dalawang tornilyo sa takip, sa gearbox. Yan, at patuloy tayo sa pag-shutout habang maglalagay tayo ng langis. Dito ang paglagay ng langis niyan mga kabutingting, yan. Makikita mo pag natanggal mo na yung gearbox, nasa kabila makikita mo yung puno rin ng shafting dito sa likod. Yan. Pag nalagyan mo na ng langis, ganun din ang gagawin mo. Gagalaw-galawin mo lang siya para magiging swabe ang ikot. Yan. Yan ang tamang paglagay ng langis mga kabutingting kung gusto mong kabilaan ang paglagay. Ayan, patuloy tayo sa pag-shoutout mga kabutingting. Shoutout na rin, Edwin Sagaynomix TV. Yan, shoutout sa'yo boss. TV, Edwin Sagaynomix vlog nga ba or TV? Yan, shoutout na lang sa'yo sir. At Andy Rabino TV Tik. Maying Tik PH. Yan, official yan, shoutout sa'yo bro. Paramir Boy. Yan, shoutout. At shout out na rin kay Renato Aban from Pasig City. Ngayon mga kabutingting, nahirapan ako sa pagtanggal ng tornilyo sa kapasitor. Gagawin na lang natin dyan ay sirain na lang natin. At putulin na natin muna itong, yan. Putulin muna natin itong linya ng kapasitor. So ngayon, pwede na natin tanggalin yan. So, pabayaan lang natin yan. So ilalagay natin yung kapasitor kung sa halip na dito sa pinaglagyan, pwede nating ilipat sa taas dahil mayroon pa siyang lagayan dito. Yan, kung nakikita nyo, yan mayroon pa. So pwede rin dito. Yan. Buhalan tayo ng kapasitor mga kabutingting. Yan mga kabutingting, ito na yung kapasitor na ikakabit natin. Yan, kung nakikita nyo ay 1.5 microfarad. Naubusan kasi ako ng ito kaya sa maasin ako nakabili nito at mayroon pang ano yan, presyo yan, 35 yan, kung nakikita nyo ay 35 yan. Ito yung dati nya yung kapasitor mga kabutingting, ganun ito yun. Kung nakikita nyo medyo malabo nga lang yung pagkasulat, 1.5 microfarad din yan. So gagawin natin ito, ito mga kabutingting ay hindi pala ito dihinang, dapat pala pwedeng ihinang, pwedeng hindi. Pwedeng idiretso lang natin ito sa pagsaksak, pagdugtong. At kung napapansin nyo mga kabutingting, itong kapasitor, dalawang black na wire. At dito naman sa original niya, yung dating pinagkabitan ng linya ng kapasitor ay pula at saka itim. So kahit naman magkabaliktaran ito mga kabutingting ay walang problema. So yan. Ngayon mga kabutingting, dahil tag-init, ito lang maititip ko sa inyo. Kahit dalawang bisis lang sa isang buwan gawin nyo ito. Or pinaka pagka tatamarin kayo, kahit isang bisis lang sa isang buwan gawin nyo ito. Yun, katulad yung paglagay ko ng langis doon sa kabila, doon sa dito sa harap. Yan, nilagyan ko ng langis. At saka yung pagtanggal ko ng takip sa gearbox para malagyan din ng langis. So ganun dapat, kahit dalawang bisis sa isang buwan o kung tamad na tamad ka, kahit isang bisis na lang sa isang buwan. Yan ang sikreto para tumagal ang electric pan mo, lalo na pag sa panahon ng tag-init. Yan. Kahit ano namang langis mga kabutingting, kung walang wala talaga kayo ng langis, mantika na lang, kahit hindi gamit, pwedeng pwede.
Ngayon, dudugtong lang natin. Hindi ko na hininang ito mga kabutingting dahil nakalimutan ko na ito ay hindi pala katulad yung mga ginagamit kong naunang starting capacitor ay dihinang. Ito ay mayroon siyang wire, pero bibihira ako gumamit nito mga kabutingting, kaya lang naubusan ako ng kapasitor kaya nakabili ako doon sa Maasin nung nasa Maasin pa ako. Nung nandoon ako sa Maasin nung nakaraang linggo. So yan na mga kabutingting, nalagyan na natin ng electrical tape. Kung mayroon kayong tube or spaghetti, yan pwede spaghetti. Kaso electrical ang ginamit ko ngayon dahil naubusan ako. Mas maganda kasi yung tube or yung spaghetti ang gamitin, hindi siya kusa nakakalas. Ngayon ay turnilyo lang natin ito. Ngayon ayusin lang natin yung wire. Kung mayroon kayong cable tie, ayusin nyo yung wire para hindi siya pangit tignan or hindi kalat. Pero kung wala naman yung cable tie, kahit hindi nyo nalagyan, pwede naman, walang problema. Yan, okay na yan mga kabutingting. Kung nagtaka kayo kung bakit nasa taas na, dapat dito yon, kaso matigas yung tornilyo, so mayroon pa namang isang lagayan, so pwede naman din dyan. At ito nga pala yung ibang nabili ko mga kabutingting. Yan, kunti lang yung binili ko kasi medyo mahal dun sa Maasin. Yan, 35, ganun din tong isa. Wala yatang nakasulat tong isa, basta 35 lang din ito mga kabutingting, medyo may kabahalan. So ngayon mga kabutingting ay takpan na natin yan, at yun lang naman ang naging problema nito. Kahit hindi na natin to i-testing, diretso na natin ito sa pagtakit. At ito mga kabutingting ay pasensya na, baka hindi ko na maisali yung may-ari nito kasi ayaw sumali sa ating video, ayaw daw nahihiya, kaya siguro hindi natin masali. Ngayon mga kabutingting, balik na natin itong LC para matapos tayo kaagad dito. Ito, bagong-bago pa ito yung mga kabutingting, pero may nagka-problema kaagad. Ngayon talaga ang electric pan ay talagang masasabi kong kailangan talaga ng linis talaga, para linis, tapos lagyan mo ng langis para yun yung para tumagal yung electric pan mo or yung gamit mo. So ngayon try na natin, saksak ko lang dito yung saksakan. Ayan, kung nakikita nyo, gumagana na siya kagad, at yan ay number 1 pa lang. Kanina ay hirap siyang umikot. So ngayon ay number 2. Yan, mabilis na. Yan, number 3. So pwede rin naman nating kausapin yung mayari, baka gusto niyang sumali. Yan mga kabutingting, pasilip ko lang yung mayari nandoon sa andoon sa pinto. Yan, bukas konti, hindi ayaw niya sumali mga kabutingting, kaya wala tayong magagawa. Kailangan natin irespeto 'yon. Ayan, para makita natin ni ma'am, patayin muna natin ito. Ayan, ipindot lang natin ulit sa number 1 at antayin muna natin huminto para makita nyo talaga na bumili siya. Ayan. Tagal huminto mga kabutingting. Ayan, huminto na mga kabutingting. Ngayon, pindutin natin yung number 1 at tignan nyo kung ikot siya kaagad, hindi katulad kanina na napakabagal. Ayan. Okay na, ma'am. Lahat na kuan, buton.
Oh, lahat ng buton. Oh, sige, ma'am. Number 1 'yan, ma'am. Ayan, number 2. At number 3. Oh, okay na, ma'am? Okay. So yan, mga kabuting-ting, okay na yung electric pan. Yan, ginagamit ko muna dahil napaka-init. Yan, mga kabuting-ting, bago natin tapusin itong video na to, mga kabuting-ting, gusto ko lang kayong pasalamatan sa lahat ng mga sumusuporta at walang sawang sumusubaybay sa aking mga video. Yan. At kung bago ka sa aking channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan, at para mabigyan ka ng mabigyan ka ng update or mabigyan ka ng notification pag mayroon tayong mga bagong i-upload na video. Kung nagustuhan mo tong video na to, mga kabuting-ting, pwede mo ring i-like at pa-share na rin para makita ng iba. Yan, at siguro dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito, at laging nag-iiwan sa inyo, nang ingat tayo palagi, at God bless po sa ating lahat.